Hallelujah! Because you are, I give glory. Come on, let's worship the Lord. Lift up your hands. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, karapat-dapat ka sa aming pinakamataas na pagsamba, O Diyos. We welcome you, Holy Spirit. Speak to your people today. Amang Diyos, sa mga anak mo na hindi nakakaranas ang kaganapan ng kung sino ka sa aming buhay. Sa oras na ito, buksan mo ang aming puso at ang aming isip. Magpasiklab ka sa bawat anak mo, O God. You are our Jehovah Jireh. You are our Jehovah Rapha. Diyos na nagpapagaling. Ikaw ang Panginoon, you are Jehovah Shalom. Diyos na nagbibigay ng kapayapaang hindi namin maunawaan. Sa anumang kalagayan namin, ang dala mo, Panginoong Diyos, ay kapayapaan. Hindi kami maaaring i-stress ng kaaway, mag-alala sapagkat alam namin, kilala ka namin. Lagi mo kaming iingatan. Lagi mo kaming babakuran. Lagi mo kaming mamahalin. Salamat sa iyo, tunay kamangha-mangha kang Diyos. You are awesome! You are awesome! Hallelujah! Oh, you are awesome! You are awesome! Hallelujah! Maraming salamat sa iyo sa oras na ito. Inagkakaloob namin sa iyo ang nalalaming bahagi ng aming pagsamba. Sasambahin ka namin sa iyong salita. Sasambahin ka namin sa bawat Lord sandali ng aming buhay. At sa oras na ito, tunghayan mo ang iyong mga lingkod, ang mga anak mo sa Rema Word of God Church. Masigit na mo ang laman ng aming puso at ang aming pangangailangan, aming Diyos, sa aming pagsamba. Panginoon, pinaniniwalaan namin, ibinigay mo na nga ito lahat sa amin, Lord, at tinatanggap namin yan, O God. Salamat sa iyo, Panginoon. Lord, hindi sapat, Panginoon, ang salita upang aming isiwalat sa iyo, Panginoon, kung gaano kami pinagpala at gaano kami, Panginoong Diyos, kapuspos ng ganap, Panginoon, at assurance na ikaw nga ay nasa amin. Tunay nga, Panginoong Diyos, ang aming pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagdakila, pinakamataas, Panginoong Diyos, na pasasalamat. Sa iyo lamang namin ibinibigay sa umagang ito. Salamat po, Panginoon. Samahan mo nga kami at magpahayag ka sa bawat isa sa amin kung sino ka sa aming buhay. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen! Hallelujah! God is awesome! Amen! Pwede na, pwede ko po bang maanyayahan ang mga panauhin natin sa umagang ito? Pwede po ba kayong tumayo? Yung mga congregation, pwede na po tayong makaupo. Ang ating pong mga panauhin, may I invite all visitors to please stand up. Do we have visitors this morning? Hello?
Aba, Pasko na, no? Oh, glory to God! Tumayo ka, sister. Come on, come on, come on. Palakpakan po natin siya. Ang tangkada, no? Hallelujah! Welcome to the Rema Word of God Church. Amen! Are you ready for the Word? Alam niyo po, nung nagpapatotoo si Pastora Mabel sa kasi Pastora Sitas, naalala ko tuloy yung ginawa din ng Panginoon. Talagang ang Diyos kamangha-mangha, no? Hindi mo kailangang mag-alala. Walang bagay na hindi siya interesado sa buhay mo. Wala kang concern na hindi niya concern. Amen. Sabi nga sa kanta na minsan inaawit ko, He is able to perfect those things. Psalm 138 verse 8. God is able to perfect those things that concerns us. Amen. Nung isang araw, kami ni Sister Bambi ay nagsi-shopping sa SM. Shopping-shopping kami. At ibinili ko si Brother Ton ng barong na Onesimus. Yan. So, dala-dala ko yun. Dala-dala ko. Eh, syempre, ang mga dadaanan mo, mga damit-damit. Nag-fit ako sa fitting room ng ano. Sabi ni Bambi, Mamski, ako na lang maghawak na. Hindi ako na. Hindi naman ako invalid. Lahat na lang nandala ko, kayo ang nagdadala. So, nilagay ko dun sa, sinampay ko sa fitting room. Alam nyo po, nakalimutan ko. Nung pauwi na kami, sabi ni Bambi, Mamski, nasan yung dala mo? Ha? Oo nga, no? Pareho kami ni Pastor Cesar. Oo nga, no? Saan na yung dala ko? Ala, si Bambi, lakad na ng lakad. Pero sabi ko, Holy Spirit, paalala mo naman sa akin kung saan ko naiwan. Kasi ang dami kong pinuntahan eh. Ang banal na Espiritu, pinakita niya sa akin yung fitting room na nakasampay doon yung ano. Eh si Bambi nauna na sa paghahanap. Ako naman, bumaba na ako kung saan ako dinirect ng Holy Spirit. Tuli, pag bungad ko pa lang doon, sabi ng mga sales girl, Ma'am, naiwanan po ninyo yung barong. Alam niyo po ba, naalala ko, kung tayo ay ligtas, kung ang Panginoong Jesus ang ating Panginoon at tagapagligtas, hindi po ka tayo kailangang mag-alala. Alam niyo ba na merong siyang mga anghel na inassign sa bawat isa sa atin. At itong mga anghel na to, sabi sa Hebrews, they are ministering spirits to serve us. Amen? At ang anghel, hindi naman siya magpapakita ng anghel, gagamit siya ng tao. Mantakin mo yan, papunta pa lang ako, sinasalubong na ako ng isang sales girl. Ma'am, nakalimutan ninyo yung pinili niyong barong. Itinabi ko na po. Kasi kung nandun siya sa fitting room, baka dalhin ng ibang customers. Imagine, kung gaano ka-awesome si God. Alam niyo po, God can work on your behalf. Kung uunahin ninyo siya, at laging ang isip ninyo ay nakatali sa Kanya. Amen! Amen! So sa umagang ito, magbibigay po ako ng simpleng mensahe na alam na natin. Kaya lang po ngayon ay Pasko at nais ko na sa pagdating ng Pasko, alam natin kung ano ang ating isine-celebrate. Amen! Ang salitang Christmas, alam ba ninyo, minsan natin sinasabi Merry Christmas, Merry Christmas. The word Christmas came to words Christ. Ang ibig sabihin ng Christ is the anointed one. Amen? Ang kinasihan ng Diyos. Anointed. At ang mass, ang ibig sabihin ng mass ay celebration. Amen? So, when we say Christmas, we are celebrating Christ. Amen? Ngayon, kung tayo ay magse-celebrate, se-celebrate natin ang Christmas, kilala ba natin yung sine-celebrate natin? Ha? Ano ang isine-celebrate? What do we celebrate on Christmas? We celebrate the coming of Christ into our midst. Amen? So if you are ready, let's read John 1 verse 1 to 5 and then verse 14. Okay, let's go. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning. Was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him, nothing was made that was made. In Him was life, and the life was the light of men. And the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it.
Let's go to verse 14. Verse, and the Word became flesh and dwelt amongst us, and we beheld His glory, the glory as the only begotten of the Father, full of grace and truth. Amen. Manalangin tayo. Banal na Espiritu, ikaw ang aming great teacher. Sa oras na ito, Panginoo, aming Diyos, Banal na Espiritu, buksan mo ang aming puso na maunawaan ang aming Panginoong Jesus, kung sino siya, Panginoong Diyos. At Lord, magkaroon kami ng matatag, Panginoon, na pangunawa sa aming puso, at lalo kaming lumalim sa aming pagsamba at pagdakila sa Kanya. Punuan mo, Banal na Espiritu, ang lahat ng kakulangan sa aking pagpapahayag. Alam ko, masigit kausapin mo ang mga anak mo in a very practical way, O God. Salamat po sa revelation mo. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Who can describe God? Sino sa inyo ang makakapaglarawan kung sino ang Diyos? Wise men in past years, in ages, in centuries ago, they attempted to describe God. Even the philosopher Plato said, one day, God will send a logos. God will send a word to reveal Himself to us. And truly, the Bible tells us that in Galatians 4 verse 4, sabi po doon, in Galatians 4 verse 4, but when the fullness of the time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law. Okay? So, eventually, pagdating ng tamang panahon, ipinadala ng Diyos ang Kanyang bugtong na anak. Ngayon, sa Bible, pagka tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos, sapagkat itong salita ng Diyos ay logos. Amen. Sabi natin kanina, ito ay salita ng Diyos, at ang salita ng Diyos ay personal na expression ng Kanyang katauhan. Amen. Amen. In the beginning, so let us examine what the Word is. In the beginning was the Word, W-O-R-D, capital W. Sabi po sa John 1:18, no one has ever seen God at any time. Meron ba nakakita sa inyo sa Diyos dito? Ha? But the one, sabi niya, but the one and only who is at the Father's side has made Him known. Okay? Yun daw nasa tabi ng Diyos ay ipinakilala ang Diyos. Sabi po sa NLT, yun po ay sa NLT, no one has ever seen God, but the one and only Son is Himself God. Ang si Jesus daw, the one and only Son, the begotten Son, is Himself God. Diba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Diba? Sabi niya sa NIV, no one has ever seen God, but God and the one and only who is at the Father's side has made Him known. Sa NLT, but the one and only Son is Himself God and is near to the Father's heart. He has revealed God to us. Okay? So, kung kilala natin ang Panginoong Jesus, kilala natin ang Diyos. Amen. Can you say amen? Amen. So if you know Jesus, you will know God. Amen. John 6:46, Jesus Christ Himself said, no one has seen the Father except the one who is from God. Wala daw nakakakilala sa Panginoong Diyos, kundi ang nagmula sa Diyos. Sino ba ang nagmula sa Diyos? Si Jesus. Sabi sa John 14 verse 9, Jesus said, anyone who has seen me has seen the Father. Amen. Kung nakita natin ang Panginoon, eh Pastora, paano ko naman makikita ang Panginoong Jesus? Eh wala na siya. Namatay na siya, nakatayo siya sa, nakaupo siya sa kanang luklukan ng Ama. Pero sabi sa Word, sa Bible, in the beginning was the Word, Logos. Amen. And the Logos is the written Word. Amen. Ang Biblia ay salita ng Diyos. So, makikilala natin, makikita natin ang Panginoong Jesus sa pamamagitan ng Kanyang salita. Amen. Okay, sabi po ni J.I. Packer doon sa libro na Knowing God, he said that the greatest mystery of the Christian faith is not the resurrection of Christ
or His miracles, but His blessed incarnation. Yun yung the plurality of persons in the unity of God and the union of Godhead and manhood in the person of Jesus Christ. But once the incarnation is grasped as a reality, other difficulties will be dissolved. Sabi po niya, sa knowing God, ang pinakamalaking misteryo o hiwaga sa buhay Kristiyano ay hindi yung resurrection ng ating Panginoong Jesus, kundi yung Trinity. Amen. Amen. Sino dito ang nakakaunawa ng Trinity? Ng lahat-lahat tungkol sa Trinity. Kayo na ang sasambahin ko kung nauunawaan niyo yon. Okay, so para mas mahigit nating maunawaan ating Panginoong Jesus, at bakit po natin kailangan maunawaan ang kanyang pag-take up ng flesh, yung kanyang pagiging tao. Sapagkat tayo po ay mga tao at siya ay nagpunta dito para sa atin. Kung maunawaan po natin yon, hindi po tayo mahihirapang manampalataya at angkinin ang lahat ng ginawa niya para sa atin. Katulad ng inaawit natin, He is my Jehovah Jireh. How can you say God is your Jehovah Jireh kung hindi siya nagmamanifest na nagsusupply ng lahat ng pangangailangan mo? Amen? Maraming mga Kristiyano hindi nakakatanggap ng supply ng lahat ng pangangailangan nila kasi wala silang revelation kung sino si Jehovah Jireh. Maraming mga tao na hindi nakakatanggap ng kagalingan kahit ibinigay na yan ng Panginoon. Kung hindi nyo, wala kayong kapahayagan kung sino si Jehovah Rapha. Amen? So para ma, di ba sabi ng Panginoon, on the revelation of who Jesus is, I will build my church. And you are the church. Until you have a revelation of who Jesus is, you will not be built up. And the kingdom of God will not be established. Kaya kaninang inaawit natin, di ba? Our Father, who are in heaven, establish now your kingdom. We cannot be established in the kingdom of God until we have a revelation of who Jesus Christ is. At ngayong Christmas, inaalala natin ang kanyang pag-take up ng flesh. Amen? And the Word became flesh. Dahil yun ang ating meron tayo, we are in the flesh. Amen. Okay. So, mahalaga, brothers and sisters, maunawaan natin ano yung ibig sabihin ng in the beginning was the Word. Okay. Let us examine this word. Number one, the Word is an eternal Word. Okay. Sabi niya, in the beginning was the Word. According to the Old Testament, the Word was God's self-expression and agent of creation, revelation, salvation, and judgment. Amen? It is God's personal self-expression. Imagine ninyo, di ba, ang Diyos nagpapahayag sa tao kung sino siya sa pamamagitan ng kanyang salita. For example, I may know someone, let's say yung mga bago dito sa church. Pagkabago kayo, pupunta kayo sa akin, hindi ko kayo kilala. I don't know you, but once I get to talk to you and I get to fellowship with you, I will know you by the words that you say. Ay, nakukuha po natin, ang tao hindi mo makikilala until magsalita siya. Dahil dun sa kanyang salita, yung word ang agent ng kanyang self-expression. Diba? Okay, pero later on, mababalidate mo kung ang pagkatao niya sa pamamagitan ng kanyang action. Amen. So, mahalaga po yun. Genesis, Psalm 33, verse 6, the word of the Lord were in the heavens. The word of the Lord were the heavens made, the starry host, by the breath of His mouth. In the beginning was the word. Alam niyo po yung sa panimula, ang Diyos kasi walang panimula. Di po ba? Pagka sinabi niya dito, in the beginning, he is referring to Genesis 1:1. In the beginning, God created the heavens and the earth. He is referring to Hebrews 1:1. Di ba? In the beginning, God spoke through the prophets. Di ba? But in our time, in the last days, he spoke through His Son. Okay. Genesis 1:3, God said, let there be light, and there was light.
inexpress ng Diyos ang kanyang sarili na siya ay ilaw sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen! Madali lang maunawaan. Psalm 107 verse 20, He sent forth His word and healed them. In this verse, God expressed Himself, revealed Himself as the healer. Amen! Okay. Alam nyo, among the Jewish people, the word is God's personal agent of creation. Amen? Personal na expression niya yon, yung salita. Sa mga Greek, sa mga Griego, ang salita ng Diyos is the mind of God. For them, the Word of God is the mind of God that controls everything in creation. Okay? Pero sa atin, ang salita ng Diyos ay Diyos mismo. Amen? Naniniwala ba kayo? Kaya kung mahal natin ang Diyos, mahal natin ang kanyang salita. Amen. Naunawaan. So, ang salita ng Diyos ay eternal. Nabubuhay magpakailanman. Sabi sa Bible, Isaiah 40 verse 8, huwag na nating buksan doon, the world will pass away, but God's word will remain. Amen. Number two, the word was with God. So, number one, the word is eternal. Number two, the word was with God. Dito sa phrase na ito, makikita natin that there is a distinction between the word and God. Amen? There was a distinction in personality. John describes the personality of the Word. The Word is distinct from the Father. Kaya hindi pwede yung oneness. But, it also describes the close association with the Father. Amen? The Word was with God. At also, i-describe niya ang kaibahan. So, dito sa personality ng Word na ito, sa personality ng Word, iba siya sa Father at ang dinidescribe niya ay meron siyang close association with the Father. The Word has existed from all eternity as a distinct person who partakes of the very essence of God and exists in eternal, intimate fellowship with God. Nabasa natin kanina sa John 1:18, no one has ever seen God but God, the one and only. Biruin mo, ang tawag ng God kay God, kay Jesus ay God. Amen? Basahin ninyo sa Hebrews chapter 1. Diba? Sabi niya, God, diba? My God, diba? Ang tawag ni God kay Jesus ay God. Okay. John, Jesus prayed also in John 17:5. Before He went to the cross, Jesus said, Father, glorify Me in Your presence with the glory I had with You before the world began. Alam niyo po, ang Panginoong Jesus na ipinanganak sa Sabsaban, yun po ay Diyos na nakadamit ng damit ng tao. Amen. Kaya pagka tayo ay nagpupuri sa Panginoong Jesus, nagpupuri tayo sa Diyos sapagkat sila po ay iisa. Sabi po sa verse 1 ulit, the Word was God. So, hindi lang siya banal. The Word is not just divine or holy. The Word Himself is God. He is deity. Okay, sabi sa John 20:28, sabi Thomas, nung nakita niya ang Panginoong Jesus na bumangon, tapos ipinakita yung mga sugat sa kamay, sabi ni John sa kanya, My God, my Lord and my God. At pagkatapos siya ay sumamba, hindi pinigilan ni Jesus na sambahin siya. Amen? Sapagkat siya ay Diyos. Colossians 2 verse 9, Paul wrote, For in Christ dwell all the fullness of God, of the Godhead bodily. So, sa katauhan, sa flesh, sa katawan ni Jesus, namamahay ang kaganapan ng Diyos. Ama, banal na Espiritu. Di ba yung fullness niya, yung kanyang pag-ibig, yung quality niya, yung character niya. Although ang Holy Spirit ay ibang persona. Amen! Natutulog na kayo, gisingin mo ang katabi mo. Hallelujah! Alam niyo po, si John, doon sa John 1:18, sinabi niya, merong verse sa John, verse
1:18, siya ang nagsabi na ang Panginoong Jesus ay Diyos. At nung kapanahunan nila, si John po ay monotheistic Jew. Siya po, sila ay naniniwala dahil minemorize nila ang Old Testament, Leviticus 6:4, di ba? Hear, O Israel, the Lord thy God is one God. Sa bayang Israel, ang Diyos ay iisa, walang persona. Ngunit dahil si John ay meron siyang revelation sa Panginoong Jesus, siya ang nagsabi na si Jesus ay Diyos. For John to say that, that is a very staggering statement. Amen! Kahit ang dami pong alam niyo kung bakit importante ito, marami tayong mga kamag-anak na ngayong Pasko ay uuwian natin. Katulad ko, uuwi ako sa Isabela. Ang mga kamag-anak ko ay puro iglesia ni Kristo. Marami dito kayong mga kamag-anak ninyo, Jehovah's Witness. Amen. Kung tanungin kayo, bakit kayo nagse-celebrate? And do you know what? They don't celebrate Christmas. My relatives, they don't celebrate Christmas because they don't believe that Jesus is God. But they just want to receive gifts. Tama? So when you go back to the province, you can share with them. If they are open, they are mistaken. Amen. And the reason why I keep saying that the biggest recruiter of the devil for people going to hell is not the works of the devil, but religion. It's not murder, it's not the blatant sin. Amen. So napakahalaga na malaman natin, brothers and sisters, nagse-celebrate tayo ng Christmas, ngunit hindi natin kilala yung tao, yung persona na ipinagdiriwang natin. Amen! So, di ba sabi ni Apostle Pablo, dapat ready tayo in season or out of season to defend our faith. Amen! So, tatandaan ninyo ito. Amen po! Amen! So, ang salita ay Diyos. Amen! Sabi niya sa verse, letter D, so in the beginning was the word, these are the qualities of the word. Ine-examine natin ang word. Number one, the word is eternal. So, it has no beginning, it has no end, just like God. The word was with God. Meaning to say, there's a distinct personality, ibang persona siya. Okay? I notice, kaya minsan napabother ako, pagka I fellowship with my relatives, lagi silang ama, ama, ama. They don't mention Jesus until after the prayer. Why? Because they don't have a revelation of who Jesus is. Amen? Puro ama, walang Jesus. So whenever we praise, remember when I don't know, yung nagpunta dito ang mother ko, nag-worship tayo na, Jesus, we leave you on our praises. Sabi niya, bakit si Jesus ang sinasamba ninyo at hindi si God? Diba? Kasi hindi nila naunawaan na si Jesus ay Diyos. So, number three, the Word was God. Number four, through Him, all things were made. The Word is the agent of creation. Amen. The Father created all things through the personal agency of the Word of God. Not all things visible and invisible. So, ang Panginoong Jesus ang naglikha ng lahat ng bagay. Amen. So, kung gusto ninyong maglikha ng pera, sa pangalan ni Jesus, sabihin nyo, Ama, bigyan mo ako ng kapangyarihan, maglikha ng pera. Sakalang kayo nagising nung pera ang pinag-usapan. Gusto nyong maglikha. Maglikha kayo ng bagong puso sapagkat ang puso ninyo ay sira. God can create a new heart for you through Jesus Christ. If you have Jesus in your heart, inside of your body, you can create anything. Amen! By the Word of God. Alam nyo, minsan tinawag technical naman, ano na, alam na namin, Jesus is God, He was, and He became flesh. And the Word was made flesh. Alam ba ninyo na kung naunawaan ninyo ito, na ang Panginoong Jesus ay Diyos na salita na nagkatawang tao? Brothers and sisters, you can be the flesh that will manifest Jesus Christ in this world. For example, yung mga bagay na pinananampalatayanan ninyo,
Halimbawa, bahay at lupa. In the name of Jesus, you can claim it. And the Holy Spirit will give you wisdom. Okay? Will direct you. Sabi sa Psalm 32 verse 8, the Holy Spirit will direct you, will guide you, will instruct you, will give you wisdom. Then sooner or later, nagkaroon ka ng bahay. Ano sasabihin mo? The Word became flesh. But you cannot do that if you don't have the Word who became flesh in your heart, in your flesh. That's why now Jesus is tabernacled in your flesh. Before he was a flesh, but that flesh died and rose up again. Amen? And went to the Father, and he sent the Holy Spirit. Amen? Who is the power of the Word. Ngayon kung aangkin niya, alam niyo po, hindi ito yung, eh bakit alam ko na yan? Lagi yung sinasabi ni Pastora. You don't know anything yet until I see it in your life. Amen.